A blessed day to all po, kapamilya, and welcome po sa ating first day of prayer and fasting dedicated po para sa ating mga youth and singles. Kaway-kaway para sa mga youth and singles. Congratulations, nasa unahan kayo ng RAW. And huwag po kayo mag-alala dahil hindi nyo pagsisisihan ng araw na to that you stayed in front acknowledging who God is in your life. So, pag-pray nyo po si mama, mother-in-law ko kasi positive po yung result ng kanyang, positive siya sa COVID. At si Eunice po kasi yung nag-drive sa kanya, nagpa-swab. But the word of God is powerful na, and thank you for technology na ginawa ni Lord. Kaya, mapapakinggan pa rin po ang kanyang powerful na salita. So, nung nagbabasa po ako at sabi ni Angel na, Tita, hindi ako makakapunta, nag-pray na lang ako kay Lord. At pagbuklat ko po ng ganyan sa Bible, doon po nakita ko yung story ni Luke tungkol kay Jesus na yung mula bata siya, kung paano siya inuna niya si God, ang God the Father in heaven. Tapos yung huling-huli sa Luke chapter 2 verse 52, ito po yung, di ba, every year pupunta sila sa Jerusalem hanggang sa, palaki siya ng palaki, hanggang sa nung time na pauwi na sila Mary, nawawala siya, hindi niya na maintindihan kung nasa si Jesus, tapos nakita nila na nandun siya sa temple with all the scribes and the Pharisees, tapos manghang-mangha sa kanya sa mga alam niyang truth about the Bible. Biruin mo si Jesus, binabasa niya talaga, 5 books pa lang nun eh. 5 books pa lang. Siguro memorize ni Jesus Christ mula sa isip, sa puso. Kaya, yun po yung naka-strike sa akin. Youth and singles, you are the next generation. Sa prayer nga po natin every time, you are the next generation. Of what? Not just believers, not just Christians, but disciples of Christ. Kaya kung meron man po kayong gagayahin, syempre po si Jesus yun. At sabi po niya sa Luke chapter 2 verse 52, sabi niya doon, di ba? And Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and men. So ito po yung, ang ganda talaga ng paano lumaki ang ating Panginoong Jesus. At nawa, matutunan natin para sa inyong mga next generation of disciples ni Lord. So iisa-isahin po natin. Una, wisdom, sabi niya. Ang wisdom po, sabi niya, hindi katulad ng pagiging smart na tao. Dahil ang wisdom ay nanggagaling at nagbe-base ka sa ginagawa mo dahil sa natutunan mo sa salita ng Panginoon. Ang pagiging smart, yun lang yung natutunan mo sa mundo. Kasi Jesus, yung naging wise siya dahil yung wisdom na yun, hindi lang basta knowledge o natutunan niya, binasa niya, na-memorize niya yung book of the Bible, yung 5 books, yung Torah na sinasabi, pero hindi lang niya inaral yun. In-apply niya. And wisdom, sabi niya nga po doon, is an applied knowledge. Kaya, kahit na basahin at memorizein natin yung Bible, kung hindi natin ina-apply, hindi pagiging wise ang hindi pag-apply ng salita ng Diyos. So, pinipray ko na kayong mga kabataan at mga singles natin ay maging wise sa inyong mga decision. Tapos sabi pa nga doon, paano tayo magiging wise? Alam niyo po ba na sa women's, napag-aralan namin ang book of James, at sabi doon sa James chapter 1 verse 5, ask if anyone lacks wisdom. Kulang ba yung wisdom mo? Humingi ka daw sa Panginoon at ibibigay niya daw yung gustong-gusto ni Lord na bigyan tayo ng wisdom, mga kapamilya. Kaya kayong mga youth, mga singles, alam ko marami pa kayong pagdadaanan sa mundong ibabaw. Pero, sabi niya, ask God for wisdom. Kasi ang wisdom natin, yan yung ginagamit natin in every choices that we make.
At syempre, pagka yung wisdom ni Lord, syempre makukuha natin yung kung ano yung dapat nating obey sa salita rin ni Lord, hindi sa salita ng mundo. Kaya syempre, napakahalaga to attain wisdom and to know how to be wise, eh kailangan basahin natin yung sinabi ng Panginoon sa kanyang instruction manual, ang ating Bible. Kasi nga sabi nga, yung will ni Lord nandoon na eh. Pansinin nyo pag nagbabasa kayo, paano tayo mag-decision sa kahit sa pagmamahal, sinong pipiliin, ano ang gagawin, kahit sa negosyo, paano ka mag-o-obey, sinong i-o-obey mo, ano ba yung dapat na i-obey mo, kailangan ka bang mag-bribe, or kung ano-ano pa, lahat na nandoon. So, napakahalaga na basahin natin yung Bible and give, alam mo yun, may bigat yun dapat sa mga desisyon natin. Sinabi ba yan ni Lord? Yan ba yung sinabi ni Lord na gawin ko? Yun. So, yun po. Ang unang-una is wisdom. At ang sabi niya nga po doon sa Psalm, diba sa Psalm, Book of Psalms, na sabi niya, blessed is the man. Sabi niya, yung mga nakikinig sa Panginoon. Yung hindi sila sumasama o naniniwala sa mga hindi naniniwala sa Panginoon, yung mga ano sabi niya, who does not sit on the scoffers, sabi niya, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, dahil ano matututunan mo doon? Syempre hindi salita ng Panginoong Hesus, pero sabi niya blessed daw yung nagme-meditate day and night sa word ni Lord. Bakit? Kasi sabi niya, pangako doon ni Lord sa verse 3, 'di ba? Sabi niya, in everything they do, He will prosper. Kaya gusto mo maging prosperous, victorious ka sa iyong lakad, sa iyong journey in life, mahaba-haba pa po yan. Mga kabataan natin at mga singles, ba, kung gusto mo ng ganun, anak, magbasa ka ng Bible. Ask God for wisdom. So, yan po yung una. Pangalawa, sabi niya, Jesus grew in wisdom. So, tapos na yon. Pangalawa, stature. In stature, yung body, yung katawan natin. So, siguro sabi nyo, wow, si Jesus, nag-ano nung talagang inaral niya yung Bible, kaya naging wise siya sa mga decision niya. Kaya nga hindi siya na tetempt ng devil, diba? Kasi, to sasagutin niya pa, according to the scripture, kahit balubaluktotin pa yun ni Satanas, hindi niya mababaluktot dahil talagang alam ng Panginoong Hesus mula sa isip niya at sa puso niya yung salita ng Panginoon. Hindi katulad ni Eve. Eh, pangalawa is your body, your stature. So, ang body, sabi niya, akala natin siguro hindi importante sa Panginoon yun. Mahal na mahal niya po tayo, kaya remember, 'di ba, sinabi ni God on the seventh day, 'di ba, make the Sabbath day holy. So ang Sabbath day daw, napanood ko po ito kay Pastor Bong, hindi po 'yun yung pag sinabing Sabado ay Sabbath, 'yun yung magre-rest ka. It is any day na makakapag-rest ka, na i-dedicate mo yon na pagmamahal ng Panginoon para makapag-rest yung katawan mo. Kaya nga, si Jesus, si God nga, in-example niya pa yun, di ba? On the seventh day, God rested. Kasi alam niya na mahalaga ang ating katawan. Pangalawa, sabi po niya, naalala niyo po, kung meron po kayo, di ba, memorize natin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Ito po, para po maalala ninyo kung gaano kahalaga ang katawan, ay memorize niyo 1 Corinthians 3:16. So, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians 3:16, sa doon po yung sinabi na, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Tapos may warning pa doon na sabi niya na kapag ka ang tao na yan ay dinedestroy niya yung body niya, o
si God magagalit. I-destroy ni God yung body na yan. So, ang context po kasi doon, sa Corinthians, ano sila, parang maraming immoralities ang nangyayari. At ayaw ni Lord yun because God is holy, mga kabataan and singles. Kaya dito, itinatatak din natin. Gusto kong i-share sa inyo na ngayon, maraming temptation. At ang pinaka-importante is to be holy in the sight of God concerning your body ay makita ng Panginoon na pinapangalagaan mo yan. Hindi mo inaabuso. Paano mo abusuhin yung katawan mo? Oh boy, wag ka nang mag-try pa ng mag-sigaret. Wag ka nang mag-try pa ng addictions. Wag ka nang mag-try pa ng pag-aalak ng sobra-sobra, diba? Pangalawa, yung purity ninyo. Alam ko na ang CHCC Youth and Singles magaganda, wise, kaya i-preserve nyo po yung purity nyo. No to sex outside marriage, ha? Yun yung pinaka inaano doon ni Lord. Sinasabi niya doon na maging holy ka. Yung katawan mo, hindi iyo yan. Sabi nga, it is bought with a price. Binili na yan ng Panginoon, hindi iyo yan. Kaya huwag mo sasabihin, it's my life, it's now or never. Baba, katawan ko to, basta masaya ako, gagawin ko. Huwag ganun. As Christians, as believers, as disciples of Christ, be holy, for God is holy. So yan, yung sabi niya, sa stature? Oh, tama. And sabi niya, and in favor with God and man, sabi niya. So, tingnan mo yun. Si God, si Jesus Christ, unang-una niyang inuna is yung relationship niya sa Ama na nasa langit. Kaya nga, makikita niyo, he always pray. At saka, ang sinasabi dito na favor, alam niyo yun, mahal naman tayo ni Lord eh. Mahal niya talaga tayo. Pero yung favor na sinasabi in the sight of God, alam niyo yung pag, naalala ko pang nagpe-pray ako yun, parati ko sinasabi, Lord, sana mapangiti kita ngayong araw na to. That is favor. Hindi tayo dapat man-pleasers. We should be God-pleasers. Yung ini-aim mo na, alam mo mahal ka ng Panginoon, kaya mahal mo siya. Yung ginagawa mo, parang mapasaya mo ang Panginoon. At gusto ko pong maalala ninyo yung isa sa mga devotions natin sa morning devotion yun. Sabi niya, if you love me, you will keep my word. You will keep my word. Ibig sabihin, keeping the word of God, susundin mo. You will obey His word. Kung ano sinabi ni Lord. Don't know? Hindi lang pang children ang obey, o pati sa rin sa atin hanggang sa amin. Yun pa rin ang gusto ng Panginoon, obedience. So sabi niya, if yun ang proof na mahal mo ang Panginoon, kaya huwag mo sasabihin mahal mo ang Panginoon kung hindi mo siya susundin. Kaya nga sabi niya, if you love me, you will keep my word. At may pangako yun, and my Father will love him. O, di ba, mahal tayo ng Panginoon, pero ibang klaseng pagmamahal to, yung, alam niyo, yung, parang mararamdaman mo talaga si Lord parati sa journey ng buhay mo, kahit sa everyday life mo. And my Father will love him and we will come to him. Wow, di ba dwelling place na tayo ni Lord? And make our home with him. Ayaw nyo ba yun na ang Diyos ay parating nananahan sa iyo? Dalangin natin na maging tahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Pero ito daw po, mararamdaman nyo talaga yung presence ni Lord. Yung pag natuwa siya sa'yo, kwento ko lang ha, may time, takam na takam ako sa puto seco. Nakakita ko sa bahay nila Tet-Tet, nung kasi si Arlene nabibigay ng puto seco. Tapos, nahiya naman ako humingi, kasi iilan na lang yun. Tapos sabi ko, sa isip-isip ko, sige. Pero sa nasa isip ko, Lord, gusto ko ng puto seco. Tapos pag-akit ko ng bahay, COVID pa yun eh.
nagkakat ko ng bahay. Naku, busy surprise ako ni Lord. Si Patricia, yung girlfriend ni Samuel. May daladalang puto seco na Marshas. O, di ba? Parang doon natin makita na God is listening. Kahit yung pinaka-smallest detail na gusto mo, pero just give everything, glorify God in everything you do. Pagkatapos, makikita mo na present si Lord parati, naririnig ka niya. Minsan kahit nasa isip mo pa lang nga, alam niya na, ay gusto ng anak ko ng ano, ng puto seko, babigyan niya, puto seko lang eh. Alam niyo yun? O, isang beses pa na, pumunta ako, nagbayad ako ng bills, may nakita kong ponytail, mura lang, pero nasasayangan ako kasi meron pa naman akong ponytail. Hindi bali na, umuwi ako. Tapos, linis time, 12 o'clock, check out ng mga tao. So ako, pag naglinis ako, sinasabi ko, Lord, Lord, worship ko to sa'yo. Sa'yo tong transit na to, kaya nililinis ko ng mabuti. Talagang hinihila ko yung mga ilalim, winawalis ko. Alam nyo, aba, yung ponytail na gustong-gusto kong bilhin, na mura lang. Aba, meron doon, yun na yun pa rin ang color na gusto ko. Ganon yung presence ni Lord. Hindi lang po yun sa paghingi nyo ng mga bagay-bagay na maliit, ha? Sa taxi or anything. Kundi mararamdaman nyo na present siya. Yung parang may time na nagagalit ka na, pero ipapacify ka ni Lord na alam mo yung sinabi mo. So, yun yung sinasabi na God will dwell in you and make His home with you. Para kabahay mo na siya. Talagang nandyan si God parati. Mararamdaman at mararamdaman mo siya. May time mo, Lord, walang ponytail. Nakasuon na kuya yun. So, pagtingin ko sa floor, nandun yung ponytail. Para doon sa ponytail ni Angelo, bago siya tanggalin ng tubig. So, ang daldal ko. Example lang po yun. So, yun nga po. So, ito po yung pinaka gusto kong inculcate sa inyong mga youth and singles to grow in wisdom. Read His word always. Hindi lang yun read, kundi apply. Kasi hindi daw wisdom pag hindi mo in-apply. Pangalawa, stature. Take good care of your body. Huwag puyat ng puyat ng walang dahilan sa kalalaro or kung ano-anong FB. Alagaan nyo ang katawan nyo, rest, and syempre, yung sinasabi na be pure for God is holy, be holy. Huwag kayong papadala sa mga depression, kasi yung mga suicidal tendencies na sinasabi, hindi galing kay Lord yan, kasi ayaw niyang sirain ang katawan mo. Kaya huwag kang pagpapaniwala sa ganyan. Depression, hindi yan uubra sa anak ng Panginoon. Basta nandyan si Lord. And syempre, grow in favor with God. Make God happy. And pag ginawa mo yon, susunod na yung huli. Tignan mo, pag parati kang sumusunod sa Panginoon, masayahin ka, thankful ka, patient ka, humble ka, ano pa, matyagain ka, bihila kang magalit, masayahin kang tao, joyful ka, may peace ka parati. Pag pinuntahan ka ng tao, parating maganda yung nasasabi mo, nakaka-encourage ka. Ay, pustahan po tayo. Matutuwa at magiging maligalig ang mga tao sa'yo dahil gusto ka nilang kasama. At yung pabor nila, mararamdaman mo din. Alam mo yung may time na nandyan ka palang ako sa palengke, tapos, oh my God! Kaganyan na yung mga sa isda, sa chicken, yung para bang kahit sa transient na mamaya nagkwekwentuhan na kami, nag-iiyakan na. So yun po, that you will grow in favor with God and in favor with man. So yan po ang message para sa inyong mga youth and singles. Sana huwag niyong kakalimutan tong araw na to, na yan ang message ni God the Father din sa inyo. Sino bang tatay ang hindi gustong maging katulad ni Jesus ang anak? Grow in wisdom, in stature, and favor with God and men. So yan lang po. May God bless you all. Pray lang po ako.
Father God in heaven, itinataas ko po ang lahat ng mga youth namin, present man sila o hindi. Ang lahat ng mga singles namin, Lord, present man sila o nasa Facebook, Father God. Sila po ito, yung mga pinili ninyo, Panginoon. I pray that they will grow, Lord God, like Jesus did. Help them, Lord, to seek wisdom, Lord God, to seek you always in their lives. At pangalagaan po nila ang katawan na binigay niyo sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, may it be their goal to give favor, to be pleasing to you, Lord God, and to make you smile always. And alam po namin, Lord, na yung sa men will follow. We love you, Lord. May your spirit be upon them all. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning!